Good evening, everyone. Welcome to our midweek service. Welcome for those who are joining us on-site and online. Welcome, welcome. Please do keep on tagging your friends and sharing our live stream as well for those who are watching or joining us, worshiping with us online. And so with that, before we start, I just want to announce to all of us that we were able to launch our Kids Church 10 a.m. service last Sunday. And we are so happy with it because we are going to disciple a lot of future leaders of our nation, of our society as well. And we put high premium in their lives, to the lives of the next generation, by training them and honoring God and making disciples as well. And so please do let your children, let the kids or your kapag may mga pamangkin po kayo, let them join us every Sunday. We have two options. That's going to be 3 p.m. and also the 10 a.m. which we just launched last Sunday. So welcome po ang inyong mga pamangkin at saka anak po ninyo or mga pinsan po ninyo o kapatid po ninyo. Alright, so before we start our worship service, let me start with this word of prayer. But before that, let me read to us this verse coming from Psalm 145, verses 1 to 3. It says here, I will extol you, O my God, my King, and bless your name forever and ever. I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised. Can we all stand up, even those who are joining us on online? If you can stand up and worship with us, that would be great. All right, Lord Jesus, we thank you for today. We thank you, God, for this time that you have called every single one of us. Lord, it's an humbling experience, God, to worship you in spirit and in truth, because that's who you are. You are great, God. That's why we worship you. That's why we want to bless your name, Lord Jesus. And Lord, your presence, God, we need your presence for tonight. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's worship our Lord. Good evening, church. Are you all excited to worship God today? If you are excited to worship God today, I want all of us to clap our hands to Him. Come on. Yes, Lord. Thank you for giving us another day to worship you, Lord God. We're always thankful for the lives of each and every one of us today, Lord God. Lord, keep us safe as we worship you, Lord. You deserve all the worship. In Jesus' name. Jesus, your name is above every name I know. Jesus, you're my refuge. You are my only hope. Jesus, you are mighty. My strength is found in you. Jesus, you. I'm safe and I'm with you. Come on, let's declare. There is no one like you. About the blessings that He's giving us every day. Let's declare His name. Oh, oh, oh. Cause Jesus, you are. Jesus, you are my joy. You are my tears away. Cause Jesus, you're my stronghold. You take my fears away. Cause Jesus, you. There is no one above you.
know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Where would I be without you? Without you. You know I'm lost without you. Sing it out to God. I'm not letting go. I'm not letting go. I'm... Come on, let's shout it out to God. Let's declare. We are not letting go. Letting go. I'm not letting go. I'm not letting go. Just I'm not letting go. I'm not letting go. I'm not letting go. Just I'm not letting go. I'm not letting go. Come on, with all our hearts, let's shout it out. I'm not letting go. 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 Without you, where would I be? Without you, without you. You know I'm lost without you. Where would I be? Without you, without you. Oh. Oh. Come on, let's continue to worship God today. I know some of us, I know all of us are having difficulty with our life. All of us are different with our problems with God. I know that all of us here are facing some difficulties. But you know what? If we desire to God, if we look up into Him, if we worship Him, He will always be there for you no matter what happens. So as we worship God today, I want all of us to declare this with all our hearts. Let's sing this with all our hearts as we declare that He is the one that we desire in each and every day of our lives. And I know that God is so proud of you. No matter what the circumstances you are facing, you will overcome. Just worship Him. Raise your hands to God. You're the color that fills my dreams. I hear your voice in quiet streams. The familiar scent of spring. When I'm with you, it was my so I'll stay. Oh.
Me free, yeah.
Yes. Good. Let's continue to praise God for that. Come on, let's give you a round of applause. Thank you, Lord God, for your word. But church, while we were worshiping God, nag-struck sa akin yung line na, how can I forget you? Okay? It's that line speaks a lot. Yes, every day we're facing different challenges. We're consumed, di ba, sa mga kota. Siguro, we have deadlines to meet in our work. And even relationship, I think we've been pressured, right? Lalo, sabihin na natin, lumalapit na yung palapit na yung araw ng mga puso. And there are times that we really forget about it. But what the amazing thing is, our God is faithful. He will consistently, continuously remind us of the love that He sacrificed through His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And through that, we've been set free. Free from the penalty of sin, and that we are enjoying a life, a victorious life. That's why every time that we're facing, yes, dita excuse doon, but He's asking us to surrender it all to Him. Amen? So why don't we lift our hands to God right now? Let's surrender everything to Him. Lord, thank you for tonight. Thank you for this time of worship that we have here. Lord, thank you for your word that consistently and continuously reminding us, Father, of the great love, the sacrifice that you've done for all of us. Father, we repent. We ask forgiveness for our shortcomings. There are times, Lord, that we are just consumed with what the world is telling us. Maybe the work, in everything that has been taking us, dear God. Our joy, our focus in you, Lord. So, Father, thank you. Thank you for the love. Thank you for the comfort, dear God. And thank you for the peace, Lord, that you've given to all of us. And we pray, Father, that as we continue to worship you tonight, speak to us, Lord God. Let your word minister to each one of us. Reveal yourself to us, Father, the things that you want us to do, the things that you want us to surrender to you, Lord. Let our life, Father, be a pleasing sacrifice to you. So, Father, we lift up everything to you. We bring back all the glory and the honor in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Come on. Woo! Yes! Kakaiba talaga mag-worship kay God here on site, di ba? Iba talaga pag may kasama tayong band. Thank you, Jordan, bro. It's good to see you. And to all of us joining us online, welcome once again to Victory, which is to honor God and make disciples. To those joining us on site, baka makalimutan ko na nasabi na online, you may now take your seats. So tulad na nasabi ko, no, it's nothing beats yung pag-worship kay God dito sa on site. That's why we just like to tell everyone, baka hindi nyo pa alam, that we already have resumed all of our on-site services starting from here Wednesday, Saturday, and our Sunday services. Kaya wag na po kayo magpahuli. Visit our page, Victory Quezon Avenue. We have there the link and register for our on-site service. Make sure lang po that you do that at 24 hours before the day na gusto nyo pa mag-service. So like, if you are attending Wednesday, make sure that you have registered on Tuesday. Okay? Clear po ba tayo doon? And it's a different feeling na makita yung mga tao every week dumadami at dumadami na umatid ng on-site service. Talagang soon, okay? Soon, we are in faith that everything will be back to normal. Amen? Come on. So, also, tayo dito sa church, we, even though that things have been hindered because of what's happening in our nation, even to the other nations, our heart is always to preach the gospel, right? And it's been really challenging, especially going to the Creative Access Nation. But God's power, ito yun eh, it surpasses any of our limitations and it enables us to accomplish kung ano man yung pinapagawa ni God sa atin. And tonight, let's listen to a story of how God has caused growth to our church and opened different doors of opportunities or in the ethnicities and languages in the nation of Pakistan. So everyone, let us all watch this video. We go to the nations so we can preach the gospel to places where Christ is not yet known. Our team of missionaries in Pakistan are continuously going to strategic cities and campuses to reach more locals.
raise them to become leaders and plant more churches. Let's learn more about what God is doing in this nation. Salam Gigi Ahale, greetings from Pakistan. My family and I came here to Pakistan in 2013 to plant and establish a church in one of the cities. Since our church in the fort has already been established more than 5 years, God led us into another city to pray and explore the land, which is the city of Lagueras. Karachi is Pakistan's most cosmopolitan city, linguistically, ethnically, and religiously diverse. And God has been faithful in giving us divine appointments, open doors, and contacts. Two of the locals from the city went through discipleship via one-to-one and eventually finished the victory weekend. We started online prayer meeting, and after a month of doing so, we invited the small group members to our physical prayer gathering, which grew in numbers, majority of whom were students and out-of-school youth. It increased from 6 locals to a gathering of 32 attendees. Praise God, for despite the limitations of pandemic, His move is unlimited. The local Pakistanis from Karachi are the ones taking the initiative to do one-to-one with their friends, neighbors, and relatives. Some of the students even started doing one-to-one already. We are excited that one day our Sagna Church in the Lord will eventually be handed over to our locals to continue the work of God for this nation. On behalf of every nation in Pakistan, thank you for your prayers. Thank you for your support. You are so important to us. Continue to stand with us in prayer and continue to hold the rope for us as we continue to advance God's kingdom here in this nation. God bless you and bahot shukriya. Thank you for your untiring prayers and support as we do the mission of God. Through your partnership, more and more locals get to know the saving power of God and the light of His word. We will persevere and believe God continually protect and empower our church in Pakistan to make disciples, reach the campuses, and raise local leaders who will bring the gospel to every city and every campus in their nation. Let's continue to reach every nation and every campus with the gospel. Hallelujah! Come on, let's give God a praise for that. Diba? It's good to see they're growing in numbers. Kakaiba, iba talaga pag in other nation tayo dito kasi we're enjoying this freedom that we have. But to them, it's such an amazing story to know. And to everyone, thank you for believing with us. As we said, support and pray for our missionaries that are right now in different nations. May God continue to bless each one of you and return a hundredfold to what you have been sowing into His kingdom. So let's continue to pray for the other nations that we may be able to preach the gospel to them. Amen? And as we continue to worship God tonight, and this time through our giving, let me encourage you with this word from Acts chapter 11, verses 27 to 30. It says, "Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch. And one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there will be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius." Verse 29, "So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul." So from the passage na binasa po natin, no, it just shows us a picture that as the disciples of Jesus Christ, we have to be that determined to provide help to anyone that's in need. And us, being used by God, we're being a channel of blessing to each one of them. And as we give our tithes and offering, don't just think that we're just giving something away, okay? Be reminded that you are being used by God as a channel of blessing to everyone, right? So let's pray. Father, thank you for tonight. Thank you for your word. Thank you for reminding us, dear God, the opportunity that you've given to all of us to be a channel of blessing
that we may be able to represent you to people, Lord, to show your faithfulness and your goodness, Lord. And Father, I pray to each one of us as we give tonight, we are acknowledging that you are the one who is blessing the works of our hand to produce wealth. And Father, may our life, Father, use us, the blessings that we receive, Father, to help other people as well. So Lord, thank you. We love you. This I ask in Jesus' name I pray. Amen and amen. So for our giving, you may visit our center every Saturday and Sunday from 10 a.m. up to 3 p.m. to drop your tithes and offering. However, for the safety of everyone, you may give through online. First is that you may do a direct deposit. Just get the bank details that's being flashed on the screen right now. Or you can also use the Gcash app on your phone and just scan the QR code. And you may also visit our website, victory.org.ph/give, to have that option to give to our Every Nation, Missions, and Real Life Foundation. God bless everyone, and God bless as you give. Good evening, everyone. Welcome to our midweek service. We are Victory. We exist for only two reasons, and that is to honor God and we make disciples. So I am so happy to see our old friends gathering here, having a worshiping God together on site. And also for welcome po sa ating mga new faces, sa mga bago nating kaibigan. Di ko man po alam yung mga pangalan nyo. Welcome, Celine, for the first time. Welcome back, John Mark. Nagbalik ka sa Wednesday. At sa lahat po nang nagjo-join sa atin via Facebook Live, welcome sa ating pong service, midweek service. So maraming po salamat sa patuloy nyong panunod at pagtatag at pag-i-invite ng inyong mga family and friends dito po sa ating midweek service. So again, good evening. My name is Jerome. I'm one of your pastors here in Victory Quezon Avenue. And we are on our fifth week sa ating pong series, Abide. Pag sinabi nyo pong abide, ito po yung you will stay, kagaya ng sinabi ni kinanta natin kanina, na na-bless po ako. Jordan is still a student. Di ba? Pero nakita niyo yung passion niya. Sinabi niya, habang nakita niya, Lord, we will stay. It means we will continue to abide in God and His Word. So, today, and gusto ko lamang pong i-shout out po yung mga laging nanonood sa atin, nagjo-join sa worship. Batiin ko lamang po yung online natin, si Ramos Richard. Welcome sa iyo, Mau Honrado. And also, Ate Florence. Looking forward to see you. Gayun din si Kuya Nick dito. Get well soon. Alam ko, kaisa mo ko sa pananalangin sa iyong surgery this week. Gayun din kay Ina, gayun din kay Iscalo, who celebrated her birthday last week. Good evening and welcome din, Des Garcia. Gayun din si Kuya Albert Moronia na bumalik from America. Welcome sa'yo. Alam nyo, bago tayo pag-usapan natin yung Word of God, pwede ko bang malaman kung sino po yung mga singles? Alam ko po sa online, marami pong married and singles. But here on our on-site service, can I see those hands na singles? Pwede po makita? Alright? Taas nyo lang po. In a relationship? Meron. Alright. Complicated? Wala naman. So, technically, marami tayong singles here. Meron akong good news sa inyo. Whether you're single, or looking, or in a relationship. Kagaya nga ni Ma, wala si Roxanne. Shout out sa'yo, Roxanne. Nasaan ka man, di ba? Meron po tayong mga tanong about relationships. Alam nyo, nakita ko yung mga tanong iba sa inyo. Nagkaroon kami ng survey sa singles. Ano yung mga top questions? Alam mo ang mga tanong nyo, mga singles? Paano ko malalaman kung siya na yung perfect one? Di ba? Paano ko malalaman kung siya na yung pakakasalan ko? So, together, Paul, marami kayong katanungan. Let's talk about that on Saturday. We have our singles event
This is open for everyone. Wala po itong registration fee. Invite ko po kayo at sa inyong mga kaibigan sa ating pong Valentine's What? And we will be talking about your mga questions about relationships, dating. So, that will happen on 6 p.m. February 12 via Zoom. Alright? Sino po sa inyo ating kayo? Nag-register na kayo. We have more than 40 singles na nag-register. So, lahat po kayo inaanyanahan namin to come, register, and attend our Zoom singles event on Saturday. So, I would like everyone to stand on your feet as we give reverence to the Word of God coming from John chapter 15, verses 4 to 5. It says here, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing." Let us all pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this evening. Thank you, Lord God, for your word. Jesus, we believe that you are true vine who imparts life to your people. As we abide in you, Lord Jesus, our prayer is that we will be aligned to your will, resulting us in prayers that we will always trust your ways and we will obey you and your word. As we obey your word, Jesus, may we find full satisfaction and joy in abiding in your love. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may take your seats. So again, welcome ko rin po yung mga bago pa lang po nag-join sa atin sa ating online. Watching po sister ko, si Jernor Isidro, and also yung baby dedicate natin, si Angela. Hello sa'yo. Looking forward to see you next week. Gayun din si Cathy Yang and also si Arlene Apolinario who is watching right now. Noong 2020 po, marami po sa atin ay na-lockdown sa bahay. Di po ba? Nagkaroon tayo ng maraming time staying or working from home. At sino ba sa inyo nalibang kayo sa Netflix? Can you see those hands? Yan, katulad ko, marami ako napanood doon. Pero meron naman sa atin, yung nanonood dyan, mga nanay or tita, nalibang naman ho sa pag-aalaga ng halaman. Sino sa inyo, nag-alaga kayo ng kahit na sakalit patawag doon or maliit na halaman sa bahay? Meron po ba sa atin? Wala ho nalibang gardening? Because sa bahay po namin, yung ate ko, nagkaroon po siya ng libangan. Ang tawag po dun sa mga tao na nagkaroon ng passion sa pag-aalaga ng plants ay katulad ni Billy Plantito. Hindi po ba? Yung iba naman, plantita. Because yung mga Pilipino po, during that time, marami po tayong nakitang libangan. At in early pandemic, marami rin po nag-vegetable gardening. May kaibigan po ako, nagtatanim siya sa bakura niya, sa kanyang backyard, para po yung kangkong, alam mo yun, parang mga gardening niya. Siya na po mismo kumakain because nagkaroon tayo ng strict quarantine. Yung iba naman, nag-aalaga ng ornamental plants, flowers. Yung iba, para libangan. Yung iba naman, to earn money. Alam, nag-research po ako. Alam nyo ba, may mga mahal na halaman pala. Katulad po ng Monstera Albo. Alam nyo, umaabot po ito sa 60,000. Wow! Parang kasing halaga na ng ano, di ba? Ng isang motor. Gayun din yung Caramel Marble Philodendron, 80,000. At ipapakita po natin picture sa inyo. Monstera Adansoni Variegated. Hulaan nyo po, magkano yan? Any guess? 10,000! Higher! Hindi po. Alam nyo kung ano yan? Kung magkano yan? It cost 100,000 to 300,000. Di po ba? For that single, kasi rare daw po yung halaman na yan. Ba't ko ito sinasabi? Because may iba sa atin, mahilig tayo mag-alaga at nakikita natin yung, di ba, na buhay. Kasi sabi ko nga sa kapatid ko, sa ate ko, bakit ka nag-aalaga? Sabi niya, iba pa rin yung feeling na maliit na, di ba, may seed, o kaya maliit na halaman, lalago siya, di ba? Magkakaroon siya ng mga bunga, ng mga, yung branch niya, magkakaroon ng magandang leaves. But, sabi ko nila, ay,
ano kayong pinakamagandang alagaan? Based on my personality, sabi ko, siguro mag-aalaga na lang ako nung yung madali lang. Alam niyo kung ano yun? Plastic lang. Diba? Parang ganda, no? Kahit di mo na diligan. Maganda pa rin naman sa malayo sa picture, eh. Pag mga tinatamad mag-alaga, walang dilig, di ba? But many plants doesn't bear fruit. Beautiful outside, beneficial or of some sort, pero alam nyo, nothing beats pag nakita nyo po yung tree bearing fruit or fruit bearing tree. Nakakita na ba kayo sa mga farms, lalo na si Engineer Faith, si Architect Faith, pupunta yan sa mga gardening, di ba, mga landscape. Iba pa rin po yung makita nyo na maraming puno, maraming bunga. Nagpunta na po ba kayo sa Korea? Iba nakita nyo po yung mga trees nila doon, di ba? Iba naman sa inyo, sa Amerika, may apple, mga fruits na apple, mga grapes. So, ang tanong ko sa inyo, have you ever felt at times, naramdaman nyo po ba na sometimes, wala kayong bunga, you feel dry, you feel empty, and you feel unfruitful? Even though na Christian kayo, you're attending our church, our services, somehow, you felt that emptiness. You felt that dryness. Yung unfruitful na parang wala kayong na-accomplish sa buhay. Minsan, Lord, hanggang ganito na lang ba yung aking quota sa sales? Ganito na lang po ba yung trabaho ko? Walang promotion? Well, katulad nga po nung trending ngayon. Sino ba sa inyo nanood ng All of Us Are? Ano ba? Are? Alam nyo yan, ha? Napanood ko rin po yan. Di po ba napanood natin na yung isang bago siya makagat ng zombie, eto, sa pag-uusapan lang, I'm not promoting, ha? Di ba, pag yung tao na yon full of life, energetic, pero once na nakagat na siya ng zombie, ano nangyari sa kanya? He is alive, o yung tao na yun alive, pero wala na siyang buhay. Kumbaga, sabi nga dun sa explanation doon, they are already dead. Yung puso nila, nag-stop na tumibok. Sa atin po, maaaring iba sa atin, we are alive, pero feeling natin, wala na akong silbi, wala na ang halaga ang buhay ko. We are alive but not living. We're not thriving, we're just surviving. Ito yung prayer ko, hindi po yan ang nais ni Lord. Hindi po yung will ni Lord sa atin na manatili tayo na dry, na you feel hopeless, that you have no purpose in life. Hindi po yan ang kalooban ni Lord. Ang kalooban ni Lord, di ba, sabi nga, to give you life and a life to the fullest. Alam niyo po, yung puno, ini-illustrate po yan sa Old Testament and New Testament as spiritual condition. Kapag who good trees, it means righteous and godly people. Pag who bad trees, ito po yung unrighteous and evil. But going back to the verse, ano po ba yung context nito? Itong John 15 verses 1 to 11 documents the final days that Christ spent with His disciples bago po siya mamatay. Alam niyo po ba na etong I am true vine, ito po yung last na sinabing I am. Kasi sabi niya, I am the life, I am the bread of life, I am the door, I am the good shepherd. So this sinabi niya, I am the true vine, it is the last I am na sinabi ni Jesus. Gusto pong i-explain ni Jesus sa kanyang disciples ang metaphors and symbols to ensure na maiintindihan po nila yung message ni Jesus. Nakuha niyo po ba? Explanation ni Jesus is simple para po maintindihan ng mga disciples and even to us today, binigyan tayo ng metaphor ni Jesus. John 15:1 says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. So nakita niyo po ah, meron palang true vine, it means meron pong fake, merong hindi totoong vine. May nakita na ba kayong branch na nagko-complain sa vine? Example, ito yung lakot sa time. Ayun, di ba nakita nyo po yun? Yung design natin dyan, di ba? Meron yung branch. Meron bang nagko-complain na parang umaangal yung branch o yung fruit niya dun sa kanyang sanga na ayoko dito, nag-struggle siya. I don't find anything na wala siyang choice eh, kasi nakakabit na po siya doon mismo sa sanga. Bakit po sinasabi ito? Kasi yung vine, sa it means yung mga peke po is Christless Judaism, na meron po mga religious body of people na nagpe-pretend sila na nagbe-bear fruit,
oy, nakikita ng tao, during that time, magaling, lagi nasa church, maganda po yung kanilang service, pero they are fruitless sa totoong buhay. So ano po ba yung purpose na bakit po tayo kailangan manatili kay Jesus? Pero, can I ask this question? Nung kayo po ba'y naging Kristiyano? Kayo ba ay masaya sa buhay Kristiyano? Or, nag-i-struggle kayo nung, Lord, kailangan ko na naman umatin ng Wednesday service? Para mang burden ba sa inyo? Kunyari, wala ako sing ginagawa every Wednesday, pa-uwi na lang ako, kaya manonood na lang ako ng online service. Or, para pang mag-worship tayo every day? Naku, pag hindi ko ito ginawa, hindi ako Kristiyano. My prayer is that hindi tayo lahat napipilitan sa ating buhay Kristiyano. When we encounter Jesus, like si Mau, nakita ko yung growth ni Mau. Hanggang ngayon, nandun yung passion niya. Matin niyan every Sunday at every Wednesday. Di ba? But fruitful siya sa kanyang ginagawa, sa kanyang business. So, my prayer is that we will not be struggling sa ating relationship kay Jesus. Because the fruit will come out. Meron na ba kayo nakitang fruit na na-manufacture? Meron tayong peking fruit, katulad ng gusto kong alagaan na plastic na halaman. Pero may nakain na ba kayong peke? Ito yung dito juicy fruit ha, na bubblegum ha. Yung minanufacture na parang peke, tapos pag kinain mo, parang di yata tumansanas. Wala pa po kasi na ma-manufacture na fruit kasi yung fruit na yon result lang yon, excess na life lang po yon pag healthy yung isang halaman o isang puno. Are you with me? Bakit ko ito sinasabi? Because sabi ni Jesus sa John 15:2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tingnan niyo po yung verse na yan, ha? It means, kung kayo po ay nasa branch at hindi kayo namumunga, verse 2, sabi ni Jesus, He will take away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Now, tingnan niyo po yung verse. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Pero, huwag niyo po isipin na, ito ba, aalisin ng Panginoon? Kung kayo po ba ay hindi namumunga ngayong season na to, last year, masipag kayo sa one-to-one, sa discipleship, sa victory group, sa pag-attend. Ngayon, medyo naging busy na kayo. Ang ibig pong word dyan, yung original context po yung He takes away, alam niyo po kung ano? He lifts up. May mga kasi wala po tayo mga ubas dito sa Pilipinas, di ba? Pero sa context po ng mga Israelites, pag may isang mga ubasan na hindi namumunga, ililips up lang po yun ng vine dresser. Para in proper time, pag ready nang mamunga yan, bababa na sila po uli. Ganun po yung ginagawa ng vine dresser na pag hindi namumunga, he just lifts up. Maaring sa season nyo ngayon, feeling nyo hindi kayo fruitful, feeling nyo steady lang kayo, may gagawin si Lord sa inyo. However, pag hindi, meron naman mga gagawin si Lord na He prunes para ho magbunga naman. Alam mo ibig sabihin ng prunes? Ito yung i-cleanse. Sa Tagalog po ng pruning, hindi po ito pasas ha. Ito yung pag-alis nyo. Nakita na ba kanyang talbos ng kamote? Yung word na ito yung tinatalbosan nyo. Anong pag tinatalbos kayo, halimbawa ng malunggay or kangkong, aalisin nyo po yung tangkay. Tama ba? Yung dahon ang ititala nyo. Anong gagawin nyo sa tangkay? Ngangatkatin nyo ba? Di ba hindi nyo naman kakainin na yun? It means, hihiwalay nyo po yung kakainin nyo, yung dahon. Ang pruning, ganun din po, aalisin ni Lord yung mga makasagabal para po mamunga po yung ubas na yun. What I'm trying to say is that, maybe you're here today, you're watching, you are fruitful, pero minsan may pruning. Alam niyo yung pruning, inaalis ni Lord. Meron kang issue sa family, may issue ka sa addiction, puro ka ML, or puro ka material possession, wala ka ng time magdasal at magpray. Sometimes, God is pruning you, inaalis niya. At pag sinabi mo pruning, masakit yan, tinatapyasan ka kasi. Sino ba sa inyo, gusto niyo yung ganung feeling? Okay naman ginagawa ko eh. The Bible says, if God loves you, He will discipline you. At dinidisiplina ni Lord yung mga anak niya. So kung wala kayong struggles, wala kayong pinagdadaanan ngayon, magtaka na kayo.
Lord, mahal mo pa ba ako? Wala akong problema eh. Wala akong disiplina na natatanggap kay Lord. But if God loves you, the Bible says, He discipline you. Sino ba sa inyo walang problema? Sino sa inyo may problema? Taas kamay. Ako rin po, may problema. Ibig sabihin, buhay pa kayo. Kasi ang mga walang problema, wala na dito sa Victory Quezon Avenue online on-site service. Nasaan na sila? Nasaan? Tama, sabi ni Jordan, sa sementeryo, yung mga wala ng problema. As long na meron tayong pinagdadaanan, praise God! May problema tayo kasi buhay tayo. At ito'y kasama natin ang Panginoon sa problema. John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. Anong connection ng vine and branches? Ang vine po, kumukuha yan ng nourishment saan? Sa ugat, di po ba? Di ba? Para akong science teacher dito ah. Pero tingnan niyo po ah, yung ugat na yan, pag nakakakuha yung nourishment, di ba, ng mga nutrients sa ilalim ng lupa, umaakit po yan sa branch, di po ba? Yung sa trunk. Tapos yung mga branches po, i-distribute niya yun para po it pumps the nourishment into branches. Yung mga sanga-sanga, para po magkaroon ng bunga. Are you with me? Yun po yung healthy na tree. Yun ang healthy na halaman. So it means, sa ating pong context, yung spiritual life natin is not our work. Kanina si Jordan, si Raymond, they are really passionate. This student pa itong ating mga worship leaders, ha? College students itong mga to. But still, makita mo sa kanila, they are overflow with God's love. That's why they're worshiping God with us. But kayo po ay fruitful, not because magaling kayo, not because ang sipag mo magbasa ng Bible o magbasa ng church, but because the fruit we bear is not ours either, it is God's work in us. Kung kayo po ay fruitful sa trabaho, kung kayo po ay successful sa business nyo, kung kayo po ay merong financial capacity or blessing, hindi po dahil magaling kayo. Dahil po, si Lord ang nagbigay sa inyo ng ability to produce wealth and to become fruitful. So, isipin niyo po ang branch. Sinabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Lahat po tayo dito ay branch. Branches tayo. Pero ang tanong, kayo ba ay fruitful or fruitless? Let's define, ano ba yung fruitless? Ito yung mga tao na ayaw mo nang ma-involve. What makes someone fruitless? Yung mga mindset nila, ayoko umatin ng church, ayokong pumunta sa victory group, ayokong mag-worship kay Lord, ayokong tumulong, ayokong ma-involve sa church because may pinagdadaanan pa ako eh. Meron pa akong, hiwalay pa kami ng asawa ko, may utang pa ako. Meron pa akong kailangang bayaran sa hospital. Tsaka na ako pupunta dyan, Pastor Jerome, kapag okay na ako. Meron ba sa inyong mga kakilalang ganun? Ini-invite nyo sa church. Bro, tsaka na ako pupunta dyan pag okay na ako. Hindi tayo magiging okay. I'm telling you, kahit na Kristiyano ka at matagal ka ng Kristiyano, lagi may pagsubok pa din. So yung ibang tao, may mindset sila na when I'll get better, may involve ako, magiging fruitful ako sa church or sa relationship kay God. Or yung iba naman, consumer. May nakita na ba kayo na parang pupunta lang sila pag may problema, I have to say this, hindi naman tayo yun ha, maraming tao na pag may problema, lalapit kay Lord. Pero pag okay na, wala na uli kay Lord. Pero pag may pagsubok na naman, lalapit uli kay Lord. Nakakalungkot lang na yung mga foundation na yung kanilang tiwala sa Panginoon depends on their situation. Marami po ako, being yung pastoral service, pastoral care, ako po ay KBL. Ano yung KBL? Kasal, Binyag, Libeng. Marami akong nakikilala ng ibang tao na gusto magpakasal sa victory. Aaten. Dahil gusto lang magpakasal. Then after the wedding, nakakalungkot. Kahit na i-plug natin sa victory group, ayaw nang umaten. Kasi, pangarap ko ikasal sa victory. It's okay, wala problema, but we are here to disciple, to build relationship with you. Bawat isa sa inyo po, mahalaga po kayo sa amin. Katulad ni Luke. Diba, pwede ko na may announce, diba? Last week, they will get married this year. Congratulations, bro. And Diane. Pero yung kasal nila, hindi po isang one-time event lang, tapos in church, wala na. Because we want to be involved in their life and their family. Kasi pag kinasal yan, wedding life,
may anak yan, magkaka-baby sila, baby-dedicate natin. So nakita nyo po, we are building lives together here. Hindi lang po na kailangan lang namin ikasal, kaya atin kami victory. Pero pag kinasal na, hindi na kami atin, ayaw na namin ma-involve sa church. Yun po yung nakakalungkot, na hindi po magiging fruitful ang ating pong relationship because nakuha lang po natin yung gusto natin. My prayer is that all of us, even you are watching here, we are not into disposable relationships. We value you. Kaya naman kahit matagal na si Shana, si Faith, di ba? Na kahit matagal na, Fisher Mold Days pa lang, kahit nga si Luke, di ba? Fisher Mold Days pa lang yan, hindi pa tayo na congregation. Nandito na po sila. And still, nakikita po natin si April, yung kanila pong fruits at yung kanila mga breakthroughs in life. Yun po yung prayer natin, that we are all together, better together, and better together every Wednesday. Alright? Palapan natin si Lord for this church that valuing family and friendships and relationships. So first and foremost, ano po ba yung bearing fruit? Wala po nakalagay sa Bible verse, but I believe kayo po ay magbe-bear fruit first and foremost if you honor God. Amen? Sa lahat ng trabaho nyo, kung ano pong business nyo, you put God and also you worship God in spirit and in truth. You are zealous in good work. Nakikita po sa buhay nyo, kahit po kayo ay insurance agent, kakaiba kayo sa lahat ng insurance agent. Because ikaw, may Jesus, meron kang calling, meron kang gusto, hindi lang basta makabenta lang, di ba? Napag-usapan natin yan. So, you are also good witnesses and example to other Christians. At gayon din po, yung anyo pong pananampalataya ay may kaakibat na gawa. Yun po yung mga fruitful, na you are reaching the lost. Pag may problema yung kaibigan mo, hindi ka? Kape tayo, Starbucks, or milk tayo dyan sa Coco. You are there, pero ang intention mo, you will pray, o kaya gusto mong magkaroon opportunity for you to preach Jesus to that person. At nakakalungkot man po, now, nung bago po ako sa Victory, may tinanong sa akin eh. Tinest ako ng isang leader, si Kuya Albert Moronia, the one who did one-to-one sa akin. Sabi niya, bro, tingin mo ba pagdating natin sa langit, lahat ng umaatin ng Victory, makakapunta sa langit? Sino sa inyo na lahat ng umaatin ng church, sa church pupunta sa langit? Taas kamay. Di ba? Duda kayo, di ba? Walang nagtaas ng kamay. Because, sabi ni Jesus, darating yung panahon that we will go to heaven. Tapos sabi ni Jesus, sabi natin, Lord, Lord. Sabi ni Jesus, Lord, Lord, hindi ko kayo nakikilala. Kasi hindi kayo naniniwala sa akin at sumusunod sa sinasabi ko. So, we can all say that not all who attends Victory Church services or kahit sa ibang service pa, kahit i-declare nyo Kristiyano po tayo, sino po makakatingin kung genuine or true po yung ating faith? Wala naman, di ba si Lord lang? It's between you and God. Kaya naman hindi porke lagi ka umati sa church, fruitful ka, usher ka, leader ka, or pastor ka, or worship leader ka, kung hindi po tunay at hindi po kayo nag-aabide sa salita ng Panginoon, baka hindi po tayo kilala ni Lord pagdating sa langit. Nakakalungkot yun, di ba? Yung mga kasama mo sa church dati, parang nasa na sila kaya ngayon, di ba? Or if ever nag-corruption ngayon, bilang naiwan ka, tapos si Billy, kasama mo, hindi pala na-rapture, di ba? Nakakapag-taka yun. Pagpatuloy natin. Where does fruitless branch goes? Tingnan natin, nung kanina, naka-abide kayo kay Lord, hindi kayo namumuna, ngayon naman, kung wala kayong fruit, eto naman yung danger. Here's the warning. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. Verse 6 po yan. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Let's be serious about this because this is the word of God. If anyone does not abide, iba po yung kanina nasa branch kayo eh, na for this season baka dahil lang muna kayo, ang dami niyo pinagdadaanan, but still, nandun pa rin kayo sa branch, di ba? Eto naman, wala na talaga kayo sa branch. Nakita na ba kayong sanga? Pag wala na po yan sa puno, anong mangyayari dyan? Matutuyo, malalanta. And the Bible says, it withers and
ikagather po yan, thrown into the fire and burned. That's a sad reality. Na pag wala po kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus, dating yung panahon, meron pong punishment and that's hell. This is the word of God. Nakalagay po dyan, if anyone does not abide in me, malinaw. Wala hong purgatory, wala hong 50-50. Ganito lang yan. If you abide in God, may eternal life ka. If you doesn't abide in God, you will be punished in hell. And the decision is ours to make right now. Because God is so loving that He won't force His love to be with Him. Ang maganda kay Lord, meron tayong freedom to choose. Meron ba kayong naging karelasyon na binablockmail lang kayo? Masarap ba magkaroon ng ganong karelasyon na, sige, pag niwalayan mo ko, magpapakamatay ako. Narinig niyo na ba yan sa mga drama-drama? Di ba parang, sige, may utang ka sa akin, 50,000. Dapat in a relationship tayo, pag binayaran mo na ako, hiwalay na tayo. Yung mga conditional, di ba parang hindi maganda magkaroon ka ng karelasyon, asawa, na bind ka lang dyan, na obligado ka lang mahalin siya. Si Lord, praise God, hindi kanya obligahing mahalin siya. Gusto niya out of your sincerity, yung pagmamahal mo sa kanya, you worship God, pupunta ka rito because you love God, you will read the Bible, you will abide in God's word because you love God. At hindi dahil pinipilit ka, dahil yung nililigawan mo, o kaya yung girlfriend mo, o boyfriend mo, asawa mo, kumatay ng church, kaya naman ikaw, nandito. Who are qualified to bear fruit? Sino po ba yung namumunga? Tingnan natin yung salita ng Panginoon. Already you are clean. Sabihin nyo nga po, clean. Kasi yung prune po yung salitang pruning, it means cleansing. Nakita nyo po ba yung talbos, di ba? Tatapon mo, yung kakainin mo lang yung kukunin mo. Ganyan din naman, we are all clean because of the word na binigkas sa inyo ni Jesus. Malinis na po kayo. Yung dating yung kasalanan, yung dating kasalanan ni BJ, ni Jocel, ngayon hindi na nakikita ni Lord yan. Because we are all clean, kaya huwag ka na magduda at mag-alinlangan. Naniniwala ba kayo lahat? We are righteous because of Jesus' finished work on the cross. Those who abide in Christ, we are still struggling. We need to receive God's word. Kung feeling nyo ngayon, nararamdaman ko sa less than 50 na nanonood sa atin via Facebook Live, nararamdaman yung guilt. May kasalanan pa ako in the past eh. Siguro hindi pa ako worthy. Hindi pa ako fruitful kasi meron pa akong mga kasalanan ko na hindi ko pa nare-repent. Pero na-repent ko na yun. Pero bumabalik uli eh. Meron ba kayong ganun? Na pinatawad ka na ni Lord, pero ikaw, yung sarili mo, hindi mo pa pinapatawad. Marami sa ating nabubuhay na hindi tayo deserving. But hey, I'm telling you, if the Son sets you free, you are free indeed. Ito po yung last week natin pinag-usapan. Kung kayo po ay pinatawad na ni Lord, huwag nyo nang alalahanin yung kasalanan nyo. And to hate sin, pag alam natin na kasalanan yan, we will start to read God's word at yun po yung magbibigay sa atin ng fruitfulness. John 15:4 says, ito po yung final, ito po yung ating text tonight. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Church, this is the word of God to all of us today. As we abide in Christ, mag-aabide siya sa atin. Makikita po yung fruit sa buhay nyo. At ano po ba yung purpose? Bakit kailangan nyo po maging fruitful? Alam nyo kung paano? At bakit? Sabi po sa verse 8, by this, my Father is glorified, so that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Kaya kayo fruitful sa trabaho nyo, kaya kayo successful sa iyong business, kaya kayo masaya ngayon, kaya kayo contented, kaya kayo busy sa ministry, at sa lahat po kung feeling nyo you are fruitful, not because you are good, not because you are great, not because you are wise. Alam ko siya sana matalino ito, mag-aaral pa ito sa Amerika. Not because you are intelligent. Alam niyo kung bakit? So that God will be glorified. At the end of the day,
Makikita si Lord sa buhay nyo. Kaya ka magaling na insurance agent. Kaya ka magaling na businessman kasi may favor ni Lord sa'yo. Are you here? Because people around you will see your fruit and sabihin nila, grabe pala tong Diyos ni Billy. Grabe tong Diyos ni April because meron kang favor na nagagaling kay Lord. How are we to bear fruit as we abide in Christ? Verse 10 says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Nababasa ko itong verse na to, pwede ka naman kasi mag-abide in Christ and abide in His words. Too much abiding in word, okay yan. Pero pag wala pong love, alam niyo parang, itong mga to, makasalanan itong kaibigan ko, puro ka basa, huwag ka makikisama sa mga tao makasalanan. Mayroon nag-i-invite sa iyong kaibigan, ayoko dyan. Kasi nga, baka ma-influensyahan ako eh. Nawawala na po yung love. Nakalagay dito sa verse na yan, no? Abide in God's love. Pag sinamahan, puro focus tayong word, puro legality, puro legalism na tayo. Ito kasi. Pero wala namang love. Doon po yung danger doon. Makikilala po tayo na disciples ni Jesus if we love one another. Maraming iba sa inyo, matatag ka ngayon, you are fruitful, meron kang ka-victory group member dati, pasaway. Nakipag, example lang ha, bumalik sa dating bisyo, nag-party-party, merong iba na namang boyfriend na may asawa. Ikaw, buti na nga yan, bahala na nga sa ayaw niyang magpa-pray, ayaw niya magpa-connect. Di ba minsan may mga ganang tao na no matter how hard we tried reaching out to them, ayaw pa nila. My prayer is that we will give and show compassion to them. Since tayo po yung nakakaranas at ng pangunawa, extend our love and generosity dun sa mga tao na nangailangan. Marami po ngayon, nandoon sa kasalanan at gusto nilang makawala. Gusto nilang someone who will pray for them, help them. At kayo po yung gagamitin ni Lord. Yung office mates nyo, yung kaibigan nyo, na alam nyo, nag-isip ba kayo ng isang tao na ngayon ay may pinagdadaanan sa buhay? Think of one person na parang wala pa siya kay Lord eh. Dating na kay Lord, tumalikod kay Lord. This week, can you reach out to that person? Ito po ang ating mission. Hindi po tayo nandito as a church, tayo-tayo lang. We are commissioned to go out, to reach out lost people, yung mga tao na nangangailangan ng pagmamahal ni Lord. How can we be fruitful as I am? Abide in Jesus. Yung po yung sinasabi ng series natin eh. Abide in Jesus, abide in His words, and abide in His love. Wag lang puro, yes, it's okay that we abide in God's word. Kung puro lang word, tapos walang application, walang love, hindi mo ipapakita yung pagmamahal mo, I believe, hindi po ito magiging okay. Na matalino ka sa word of God, pero kulang ka naman sa compassion, kulang ka sa generosity, kulang ka sa pag-reach out sa lost people. My prayer is that we will abide in God's love as well. This is my final statement to everyone that as we understand that Jesus is the true vine, we will continue to abide in His love, resulting to a life of fruitfulness, prayerfulness, and commitment in reading and obeying God's word. Bago po ako mag-pray, remember, nagkaroon tayo ng series about future hope that the Lord Jesus is coming soon. And no one knows the day and the time. Pero dapat, ngayon pa lang, let's check our hearts. Kung sino po sa atin ang mag-scrutinize ng ating buhay. Do you think that pag dumating si Lord ngayon, check lang po ah, check heart natin na ngayon. Kung darating ba si Jesus ngayon, ano kayang makikita niyang fruit sa inyo? Sabi po dito, for only trees that have fruits will be accepted and received by Him. Kinurse po yung sa Mark 11, yung fig tree because hindi namumunga. Remember, Jesus cursed the fig tree because it is not bearing fruit. We are called to love God, sincerely follow Him, and engage into kingdom's affair. Let's remind ourselves, friends and family, and those who are watching, right now,
that fruitless trees, useless po yan, walang halaga, hindi namumunga, unacceptable and unprofitable, and such a tree will be cursed. Then the fruitless tree will be cut down and thrown into the fire. This is warning, medyo bad news to, pero hindi ko po gusto kayong takutin. Because ang good news dito, nais ng Panginoon na lahat tayo mag-abide sa Kanya at maging fruitful. At hindi tayo mapupunta dun sa gather into the fire. Hindi po. Lahat tayo makikita kita in heaven. Pag sinabi natin, kakatok tayo, di ba, natin sa heaven, nasa door na tayo. Sabi mo, Lord, Lord! Sabi sa'yo, Lord, I know you by name. Kilala kita. I know you, April. I know you, Faith. I know you, Jet. Di ba maganda yung feeling na kilala ka ni Lord? Hindi darating yung time na, Lord, Lord! Sabihin sa'yo, Lord, hindi kita kilala kasi hindi ka nag-a-abide sa akin. Hindi mo sinusunod yung kalooban ng aking amang nasa langit. Now, let us close with this question. How will you present yourself before our Lord Jesus when He returns? With or without fruit? Ito po yung question na gusto kong iwan sa atin. Saan area po ba ng buhay niyo na hindi kayo fruitful? Saan area ng spiritual life nyo, pagbabasa ng Bible, pag-evangelize, pag-worship kay Lord, quiet time, ang gusto nyo mag-spend time kay Lord. Research says that average Filipino, alam nyo po ilang oras tayo nag-spend sa social media every week? 30 hours per week. Yung sa ating pong isang araw, isang linggo, how many hours na dinededicate nyo reading God's Word? Nakakaya po kasi na marami tayong oras. Ako po, I'm guilty of that. Kasi dito sa iPhone, meron po dito how many hours ka nag-i-spend. 11 hours because of puro TikTok, di ba? Nalilibang ka na, dami mo na napapanood. YouTube, Netflix. But sometimes, ang natitirang oras na lang sa gabi, latak lang sa Panginoon. Sorry, ako din po, guilty. Minsan matutulog ka, magbabasa kang Bible. Tapos naantok ka na. 10 minutes pa lang, tulog ka na. Yung amen mo, the next morning mo nasasabihin kasi nakatulog ka na. My prayer is that all of us will dedicate, will commit our time worshiping, praying, and reading God's Word. Let us all pray. Lord, thank you, Lord God, for your Word. Lord, thank you for your presence tonight. We feel, Lord God, na yung salita mong Panginoon is not to convict us, but you, your love, Lord God, your word cleanse us. I would like to pray for two type of people here sa ating on-site and even those who are watching online. Sometimes you feel dry, you feel empty, and you feel unfruitful. I'm here to tell you, Jesus is life. He is a true vine. Kung patuloy kang nakakabit, nananatili kay Jesus, hindi mo mararamdaman yung ganyang pakiramdam na ikaw ay malungkot, na ikaw ay dry at wala kang ganang mabuhay. I rebuke that spirit of dryness, of unfruitfulness in Jesus' name. As we abide in Jesus, si Jesus ang buhay. Lahat ang nananatili sa branch, magkakaroon ng buhay. Lord, we pray, yung amin pong mga fruit is just expression, manifestation of our devotion, of our spiritual life. Kaya Lord God, kami namumunga kasi nakakabit kami kay Jesus na nagbibigay buhay. Lord, if any one of us, we feel that dryness, unfruitfulness, that emptiness right now, kahit Lord God, Kristiyano kami, Lord, nais namin mag-spend time with you. Lord, give us this commitment to spend time with you, to bask in your presence. Because we believe, Lord God, as we continue to abide in you and your word and your love, we will become fruitful. Lord, we surrender everything, Lord God, yung mga resources, bakit namin ito nararamdaman ganitong feeling. Because we want to encounter you tonight, Lord. Holy Spirit, be with us tonight. Strengthen each and everyone, my sisters and brothers who are here sa aming pong on-site and online. Lord, give them the strength, the joy na kami po ay may relationship, not religion, with you. At yung relationship namin kay Lord Jesus brings hope, brings
joy, happiness. Hindi po kami napipilitan, Lord, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-attend ng services, because it is our love and devotion to you. Because of your great love, your sacrifice, you cleanse us, Lord, with your word. Lord, maraming salamat, Lord. I know, deep inside, Lord God, sa mga puso ng mga nakikinig ngayong gabi, nararamdaman nila yung joy having relationship with you, Jesus. Next group of people, you are a Christian, you are attending church. How many years ka ng Kristiyano? You are fruitful. Alam mo, wala kang ginagawa na hindi na-honor si Lord. But yet, you are now in pruning stage. Marami sa buhay mo ngayon, kinakat off ni Lord. I'm here to tell you, may pruning stage. Masakit. Inaalis si Lord yung mga unhealthy practices sa buhay mo, ungodly relationships, compromises, so that you will bear much fruit. Ngayon, masakit. Alam ko, masakit yung pruning. Nararamdaman mo ngayon, Lord, ba't nangyayari to? Faithful naman, Lord, ako. Lord, I'm your disciple. Ba't nangyayari, Lord, ganito itong pruning? Ang dami ka, Lord, inaalis sa akin. Yung business ko, yung trabaho ko, Lord. However, Lord, I know at the end of it, you will be glorified and I will bear much fruit. Ngayon, Lord, hindi namin maintindihan. The Lord is saying to you, my brothers and sisters, even though it doesn't make sense right now, but God is giving you that fruitfulness in your life. All you have to do is to trust in God today. The Lord is here. Kung merong sa buhay mo ngayon na hindi ka fruitful, whether may family problem ka, say it to God right now. Hindi ka fruitful sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, say it to God right now. Hindi ka fruitful sa relationship mo, single ka, you are looking for someone, or married ka, meron kayong marital problem, come to God. He is the one who will give that answered prayer in proper time. Lord, maraming salamat, Lord, sa ngayong gabi, that you will give us this hope and joy. As we abide in you, as we abide in your word, we will continue to worship you. We will continue to give you the highest honor and adoration. Yung amin po pinagdadaanan, hindi po kami magbabasi, Lord God, yung worship namin because we're okay. No, Lord, even though we're not okay, we will worship you. Even though we are not yet fruitful, we will worship you, Lord God. Even though, Lord God, na meron kami problema, we will worship you, Lord God. Because our faith focuses on the faithfulness of our great God. Church, let us all stand. And this time, the Lord is here, the Holy Spirit is here. Let us all worship God as we sing, Lord, we will stay. Lord, we will surrender, Lord, and we will submit everything to you. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Say
Thank you, Lord. How many people online and on-site that acknowledges that we are connected with God? Sa mga joining us online. Okay, can you type, I am connected to the true vine if you are? And for those who are here on-site, can you raise your hand if you are connected to the true vine? Yes, all of us, definitely, we are. But you know what? We have a role to play. It's not just that we are just connected to the vine and that's it. We have a role to play, and it's not an accident that we are connected to the vine. First, to bear fruit. And second, for those branches out there that are not connected to the vine, we need to connect them to the vine. Na-amaze lang ako kanina dun sa sinabi ni Pastor Jerome, no, yung on how yung science explains when it comes to the yung mga halaman. Same is true for those who are not connected to the vine. There's still life. If we do the marketing, you can search that, yung ilalagay mo siya sa isang puno ulit, ganyan, mabubuhay pa siya. Same is true for the people that are lost, that are not yet connected. Pwede pa mabuhay. And God will use every single one of us, including those who are joining us online. Why don't we pray? Lord, we thank you for this privilege. Lord, we are connected to you because you have a mission to all of us. Not just to bear fruit, but to connect people to you, Lord Jesus. Lord, we pray for divine appointments. We pray, God, for boldness, for opportunities, God, to preach the gospel to the lost. Lord, we thank you. Receive the Lord's blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, joy, love, self-control, gentleness, goodness, kindness, and faithfulness. In Jesus' name, amen and amen. For those who are joining us online, God bless you. Hope to see you here on site next week. And for those who are joining us here on site, thank you for joining us. See you next week as well.